Mga idol at kabayan, ito ang balitang dapat niyong malaman. Malaking deployment ng Russia ang namataan na ito ay patungo na sa Kyiv, ang capital city ng Ukraine. Ito na ba ang second wave ng malakas na puwersa ng Russia upang tuluyang makontrol ang malaking syudad ng Ukraine? European Union ngayong araw nakatakdang magbigay ng mga fighter jets sa Ukraine Armed Forces upang matulungan sa paglaban nito sa Russia. Kinumpirma ng Ukraine na dumating na ang malaking batch ng air-to-air missile na ibinigay ng Western countries. Naku po, mas lalong tatagal ang digmaang ito. Paki-like ng video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ang mga larawan ng satellite na kinuna noong Linggo ay nagpapakita ng malaking deployment ng Russian ground forces, kabilang ang mga tangke na gumagalaw sa direksyon ng capital city ng Ukraine, ang Kyiv. Mula sa humigit kumulang 40 milya o 64 kilometer ang layo, ang mga larawang inilabas ng Maxar Technologies Incorporated ay nagpapakita ng deployment na binubuo ng daang-daang sasakyang militar ng Russia. Ang convoy ay kinakasangkutan ng mga logistic at mga armored na sasakyan, kabilang ang mga tangke, infantry fighting vehicle at self-propelled artillery. Ito na marahil ang second wave ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine gamit ang maraming mga ground forces. Samantala, inanunsyo na rin ng Ukraine Armed Forces noong Linggo na dumating na ang malaking batch ng air-to-air missile galing sa Western partners, at ang mga ito ay ginagamit na ng Ukraine Air Force. Inanunsyo na rin ng estado ng miyembro ng NATO na magpapadala sila ng mga modernong armas sa Ukraine, kabilang na ang mga armas na gawa ng Israel. Magbibigay din ang Amsterdam ng 100 sniper rifle at 3,000 karagdagang mga bala. Ang European Union ay nagpahayag na magbibigay sa Ukraine Armed Forces ng combat aircraft upang mapalitan ang mga nasirang fighter jets nito upang lumaban sa pag-atake ng Russia. Ayon kay Joseph Borrell, ang High Representative ng Union for Foreign Affairs and Security, ay ipinahayag na magbibigay ito ng mga fighter jets sa Ukraine Air Force na kaya nilang i-operate at paliparin. Partikular na hinihiling ng Kyiv ang mga sasakyang panghimpapawid na panlaban sa panahon ng Soviet na ginagamit ng Ukraine Air Force. Ito ay ang MiG-29 Fulcrum at Sukhoi Su-27 Flanker, Multi-Role Combat Aircraft, ang Sukhoi Su-24 Fencer, ang Su-25 Frogfoot Ground Attack Aircraft. Sa mga ito, ang mga miyembro ng Estado ng European Union ay maaring magbigay ng MiG-29 at Su-25 ang Poland, Bulgaria, Slovakia at Hungary. Ayon sa source, ito ang mga bansang posibleng mapagkukunan ng mga Soviet era na mga sasakyang manlalaban. Dapat itong malaman ng Armed Forces of the Philippines na sa pagkakataong ito, kailangan meron tayong multi-role fighter na kabisado ng ating Air Force. At yung availability din na pwedeng makuha ng Pilipinas ng mabilisan o yung pwedeng ibigay ng ibang bansa ay isa rin sa ating dapat ikukonsidera. Magbibigay sana ang Estados Unidos ng brand new na F-16 sa Ukraine, pero kailangan pa nilang magsanay at wala ng oras para dito.